mga nakumpiskang vape products at motor parts at ang pagpigil ng Bureau of Customs at ng Department of Agriculture sa pagpasok ng illegal agri-products sa bansa, ating tatalakayin kasama si Attorney Vincent Philip Maronilla, Assistant Commissioner at tagapagsalita ng Bureau of Customs. Attorney Maronilla, magandang tanghali po. Magandang tanghali, ma'am, at magandang tanghali po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa program. Sir, sa paghuli at pagkumpiska ninyo ng vape products, sa kabuuan, magkano po ito lahat? Magkano po ang vape products at magkano naman po yung doon sa motor parts? Ma'am, yung sa vape products po, ina-estimate pa namin, no, sa aming mga nahuli. But for this year po, no, mula January hanggang August, mahigit 1 bilyong piso na po, no, ang worth ng tobacco and vape products na aming nahuli. Mm-hmm. Okay, sa motor parts, wala po tayong update dyan, sir? Yung mga motor parts po, no, kasama po siya doon sa mga items na nahuhuli namin. At mula po sa January hanggang August po this year, no, in totality, lahat po ng smuggled products namin, including motor parts po, no, umaabot na po sa mahigit 50 bilyong piso. Wow. Okay. Saang mga lugar naman po galing ang mga nakumpiskang mga produktong ito? May impormasyon na din po ba kayo kung saan nila nakukuha ang mga ito at kung paano ito nakakapasok sa ating bansa? I'm talking about the vape products po. Tsaka yung tobacco. Ang vape products po, usually po ang pinanggagalingan niyan, no, ay ang bansang China. So, doon po ang concentration namin pagdating po sa profiling yan. At the same time po, binabantayan din namin, no, yung ilang activities ng ilang importers namin regarding that. Pero ang napapansin po naming scheme, no, ang madalas pong ginagawa dito ay outright smuggling. Ang ibig sabihin po nito, meron po tayong mga shorelines na hindi po natin nababantayan dahil nga po walang customs offices doon at medyo malawak po yung shoreline natin. And they take advantage of these shorelines to bring in illegal items such as vape, yan pong mga illegal motor parts na yan, even some agricultural products. So in coordination with the Philippine Navy and the Philippine Coast Guard, we're now beefing up our operations dito sa mga shorelines natin because dahil nga po mahigpit tayo, no, sa ating mga pantalan at sa mga piers natin, dito na po sila nag-switch ngayon, no, sa mga open seas, yung mga tinatawag natin open sea smuggling or outright smugglings. Sir, kung gusto naman pong patunayan ng mga may-ari ang legalities ng kanilang mga produkto, ano po ang requirements na kailangan nilang isumite at ilang araw po ba ang palugit para maisumite po ang mga ito? Ma'am, ang requirement lang naman po para makapag-import, no, is usually an accreditation coming from the Bureau of Customs. Doon naman po sa ibang mga produkto, may mga agencies po, no, na kung saan they issue permits. Let's say for vape products, no, for legitimate po ng ibang parts na kailangan sumunod sa ating Philippine standards, there are parts that needs permit coming from the Philippine Bureau of Standards. That's with the DTI, no. At yung iba naman po, let's say if it's an engine already, no, minsan, no, kailangan mag-secure ng DNR permit, no, para tingnan po yung emission ng engine na i-create nito. So may mga listahan ho tayo, no, sa ating website sa www.customs.gov.ph ng iba't ibang permits na kinakailangan, no, para sa mga specific na produktong kailangan pong i-import dito. At yun naman po ay maaaring tingnan at may reference point at gamiting reference point po ng ating transacting public. Okay, kahapon po ay napigilan ng Customs Bureau at ng Department of Agriculture ang pagpasok ng mga illegal na imported oranges sa bansa. Kanino po nagmula ang impormasyon tungkol dito at saang bansa po ito galing? Ma'am, profiling po ang ginagamit namin dyan, no. Yung bansa po na pinanggalingan, we would prefer muna po, no, na i-identify since there's an ongoing investigation po, no, pagdating dito. So while there is an identified source dun sa mga documents na, a deeper investigation will reveal kung saan po talaga to tumating, no. At yun po yung aming i-inform sa inyo once na ma-conclude namin yung investigation.
Pero pagdating po doon sa information, no, the Department of Agriculture and the Bureau of Customs is working together, no. Joint efforts po yan ng intelligence ng DA at ng Bureau of Customs, no. Pati na rin po sa pagpo-profile ng aming mga tauhan para po mapigilan ang pagpasok ng mga illegal na produktong pag-agrikultura. Sang-ayon na rin po sa napakahigpit na direktiba ng ating Pangulo. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Vincent Philip Maronilla, Assistant Commissioner at tagapagsalita ng Bureau of Customs.